Alas dusta na nga hapon, kagigising ko lang. May lakad ako ngayon kasi kuya kong ikakasal. Ngayon ang sukatan ng damit, best man ako. Para isipin niya, hindi ko na siya mahal kasi late ako pumunta. Alas dus kasi yung call time eh. 2:29 na. Ngayon, may mabilis naman paraan. Ang sakit sa katawan. Magkano kaya? 1K. 1K? Hirap talaga, mahal. Pag yung angkas mo, vlogger. You reach your destination, you're my mother. Pag malilate ka na, si Bok ang pinakamabilis na paraan. Kasi siya si Ghost Rider, Bok. Ang sakit ng likod ko, takila. Bad, papayad ka na kasi, bad. So nakauwi na kami dito sa playhouse at tapos na akong sukatan. Tapos binati ako nung mananahe kanina, sabi niya perfect daw nung body ko. At ngayon naman, hinihintay ko na lang yung dalawa akong kapatid. Yung kapatid kong babae na bunso, tapos yung kapatid kong kuya, kapanganay. Para susunduin namin yung tatay ko kasi ngayon lang siya darating after a year. Galing siyang ibang bansa. Nandito na kami sa mga hotel. Kasama ko nga pala yung bunso kong kapatid. Kasama ko pala ang literal kong brother from another mother. Kala nyo nagbibiro ako. Kaya yung kuya ko, ha? Different mother kami, pero magkapatid kami. Pero close tayo na. Siyempre, 100%. Tapos magkaibahan pa kami ng kinalakihan kasi taga Mindanao to. Ako, taga dito sa Luzon. Magsama kami ulit upang sunduin ng aming ama. Kung iniisip nyo, bakit hotel? Siguro yung tatay nila nag-isolate kasi galing ibang bansa. Hindi ho. Hindi ho yung tatay namin yung nag-isolate, yung nagdala ho sa kanya. Kasi ho, last year ho kasi yung tatay namin, last December, nawala na ho siya, no? Hindi ho siya pwedeng may uwi dito ng buo pa. Kukunin namin yung ashes niya ngayon dito. Hindi naman na kami masyado malungkot. Okay na kami. Tanggap na namin. And syempre tatay namin. Naging masaya-masaya naman masaya, yun masaya. Eh, no? Nakapag-produce naman. Oh, Dieter Ocampo yan, no? Pang! James Reid. Ang gaganda at ang gagwapo ng mga anak niya. Kaya masaya siya. Buong taon siyang nandun sa Hawaii. Tapos yun ah. Ito ang magandang word na tinuro ko kay Dudu. Yan. Ano? New banana bo. It means guwapo ka. Oh. Okay? Ang inamot! Sabi na tayo dun. Tagkala dun ako nila. Hi, Medi Guzman. Dito na si Papa at masayang masaya siya ngayon. Nakauwi na siya ng Pilipinas. Sabi niya, nilalamin daw siya kanina sa kwarto. Mag-isa lang kasi siya naiwan doon. Ito siya dati. Ayan siya dati. Kano naman talaga lahat eh. Pero I'm sure, he lived the happy life. Nag-return siya sa ibang bansa. Ngayong araw, pansamantala muna ako nga alis dito sa napakasayang bahay ng payaman. Ang payaman siya. Di bali nang di magpaalam sa mga tao rito. Huwag lang sa girlfriend ko. Natulog pa. Love you. Hindi mo man lang sasabihin mag-ingat, love. Mag-aral ka ng mabuti. Huwag magbibisyo. Pre, meron akong napakasayang trick para sa inyo, pre. Hindi mo ako sa airport. Tuntua ka, pre, ah. Hindi, lagyan mo na lang ng edit. Laugh track, pre. Thank you, Bangoy. Ay! Bagod. Mas dito pa na tayo na tempo sa walang pintana. Emergency exit pa, puta. May kasama nga pala ako dito, guys. Wow! Kapatid ko yan, guys. Wow! Andito na kami sa Zamboanga. Ang bilis ng biyahe sa eroplano, parang airplane. Ano yung tanong mo kanina? Kung yung mga kasama ba namin Pilipino? Gago, you fucking stupid! You fuck! Saan ka ba pumunta? Sa Australia? Sa Mindanao ko pumunta? Gago, you fucking stupid! Ngayon lang makakapagkape dito kasi ang huling punta ko rito 7 years ago pa. Hindi ka natatakot? Ay, hindi pala rin ka Tagalog. Papagupit lang ako kasi mamaya ang padasal na naman, baka makita ng tatay ko na hindi ako nagpapagupit at di ko inalagaan sarili ko. Kasama ko yung pamangkin ko at saka yung kuya ko. Meron ako nakita na cute na baby boy. Ang cute niya talaga. Parang 16-year-old or 18. Maliit kasi siya. Sarap, kuya. Sarap, kuya. Inayusan niya na ako ng buo. Hindi niya lang, di pa ako naliligo. Sir, wala naman akong pupunta pero salamat pa rin.
Yan importante ngayon eh. Di ba alin ang amoy asim yung singit mo, basta ang gwapo ng buhok mo. What did you say? What did you say? How did you feel? How did you feel? How's the haircut with sir? Feel great. Oh, naling mag-English ni sir? I feel ungrateful. You're ungrateful, motherfucker. Let's go. Salamat, kuya. Thank you, sir. Thank you, sir. Hindi na nagbayad. I feel ungrateful. Hello, boys. Ano na? On the way na. Ay, sarili. Uy, pa talaga ng buko. You're ungrateful, motherfucker. Special talaga ngayong araw kasi susunduin natin ang friend natin si Burong at ang editor kong si Brown. Burong and Brown. Maaga na ligo. Shit, baw nung ina ko. Di ako napag-toothbrush. Good morning from the beautiful, beautiful city of Lunsuran. Wow. City. Patingin ang lugar. Bakit yun, baka hindi yung airport. Baka nasa ibang airport sila. Ibang terminal yan, boss. Tanong mo dyan kung anong terminal yan. Ah, yun nga, terminal 2 nga yan. Magtanong ka lang dyan ng terminal 1. Anong terminal ba? Tatawagan ko muna sila rin mamaya, magbibideo ko lang ako, tapos sasabihin ko ibang terminal yung napuntahan nila. Ah, kahit isa lang naman yung airport dito sa Zamboanga. Shit, baw nung ina ko. Ano terminal to? Sa itong mga bagong salta rito sa Zamboanga, nandito na agad sa tindahan. Mga patay gutom talaga ito eh. Anong terminal? Anong terminal nyo? Nagtataka si Brown Bray, yung cup noodles daw dito pa, lamang yung sabaw. So, after kumain at magkape, papamasahin naman kami kasi syempre, mga turista natin ay wala pang pahinga. Pag-all! Kasi apat dito, Kuya Jim. Kaya sabay-sabay apat. Oo, oh, bali, patong-patong kayo ha. Ma'am, pwede po mamili ng oil na gagamitin? Meron ba kayo pinagpritoan o liyempo? Ako tayo Golden Fiesta, gusto ko. Hindi ko naman gusto to eh. Sir, start ako tayo, sir. Dala lang to ng kahirapan. Meron po tayong bagong package ngayon, sir. TikTok, sir. TikTok dance. Ay, ako ba din naman nagbibidyo? Parang gumagawa ng bulsa. Parang yung music, parang ano. Gagamutin ako ni Jung Kim anytime. Ino mo. Ganyan ha? Oo, ganyan. Bakit po? Napatay na ata po yung pamangkin nyo. Ano ba? Namatay na po ata yung pamangkin nyo. Silip yung mga asin na ba? Oo, matigas na pre. Kaya pala boys, kanina nagminamasahe tayo lahat, may umungo lang na malakas na. Ay, yun pala. Hulingin niya na pala yun. Anong ginagawa niyo dito pag may namamatay na minamasahe niyo? Nayaan niya lang. Opo. Kukunin naman ng pamilya yun. Opo. Ah, sige. Dito na. Parang, tungtong ba? Hey, fuck man. Wake up man. Alam nyo, ang oras ngayon eh, quarter to nine na unang gabi rito, no? Ang problema, sila Burong at F, tulog pa. Ay na, natulog utong mga to eh, ano na? Alas 12, so 8 hours na ho silang tulog. Hindi na ho sila kumain, at sa sobrang tulog sila, pumasok ho yung pari kanina dito para mag-bless ng bahay. Sinama ho na ho sila sa pagtalsik ng holy water. Kaya pala abot kami ko na si Lord. Naginip ako ng simbahan. Pre, ano, may lightsaber pre, ano, pero cross. Parang pinag-ano, collab yung Star Wars tsaka simbahan. Ibang klase yung saya na nabigay sa akin itong bagay na to. Itong nagawa kong iparana sa pamilya, sa kaibigan. Yung mga kadalasang ginagawa rin namin ng tatay ko pag nandito kami sa napakagandong lugar ng Zamboanga. No? Pero kahit anong saya at paglilibang ang gawin ko rito, di ko pa rin matakbuhan, matakasan ang mismong dahilan kung ba't nga ba talaga ako nandito. Nandito kasi sasamahan ko na si Papa sa lugar kung saan siya mamamalagi ng masaya at walang problema. Kaya kung naikinig ka man, no, gusto kong malaman mo na ginawa mo kaming pinakaswerteng mga tao sa mundo. Kasi nabigyan kami ng pagkakataon na makasama ka sa buhay namin na to. At syempre, kung may natutunan man ako sa tatay ko na pwede kong i-share sa inyo, yun yung ano, maikli lang yung buhay. Kaya mabuhay ka na parang walang bukas. Tumawa ka na parang wala nang bukas. At magmahal ka na parang wala nang bukas.